Samantala, umalma ang Land Transportation Office sa pahayag na yan ni DILG Secretary Jesse Robredo na posibleng may kasabwat ang Grupong Dominguez sa mga ibang taong mga gobyerno na nag-aayos ng rehistro ng mga nakaw na mga sasakyan. Ang hamon ng tagapagsalita ng LTO na si Bobby Rico Hermoso kay Robredo magpakita ng ebidensya. Tataas na naman ang presyo ng mga produktong petrolyo. Simula mamayang hating gabi, halos ganito ang nangyayari kada linggo. Binubulaga ang mga motorista ng mas mahal na krudo. Nakatutok si Bernadette Reyes. Bago gumarahay, mamaya dadaan daw sa gasolinahan si PJ Paglinawan para magpakarga ng diesel. Muli na naman kasing tataas ang presyo ng petrolyo. Ngayon talaga wala na kaming kinikita kasi 7 lang yung pamasahe namin, taas na ng krudo. Una na nag-anunsyo ang Shell. Simula mamayang hating gabi, piso na naman ang padadagdag sa kada litro ng diesel. 75 centavos sa kerosene at 50 centavos sa gasolina. Ang PTT, piso rin ang itataas sa diesel. 50 centavos sa gasolina. Pero hindi raw magtataas ang presyo ng kanilang kerosene. Ayon sa DOE, patuloy daw ang pagtaas ng presyo sa pandaigdigang merkado kung saan umaangkat ang petrolyo ang oil companies. Kami naman sa Department of Energy, kung hindi sila naayon sa aming kalkulasyon na itatawag namin ang pansin nila. Ito na ang ikatlong oil price hike ngayong taon. Sa Pebrero, posibleng magpatuloy pa ang pagtaas ng presyo dahil sa pagmahal ng biodiesel, sangkap na hinahalo sa petrolyo para makatulong sa malinis na kalikasan. Dismayado na ang grupong piston sa sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Kaya bukas, magsasagawa raw sila ng kilos protesta sa tanggapan ng mga oil companies. Ito nating hilingin na sa gobyerno, particular kay Pangulong Noynoy Aquino, na makialam na directly, mag-create ng isang body talaga na at least marerepresent din yung mga consumers, yung transport groups, tapos yung mga experts. Ngayong sunod-sunod ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, umaasa ang mga transport group na maaprubahan na ang dagdag singil sa pasahe at may pagkakaloob na rin ang diskwento sa diesel para sa mga pampublikong sasakyan. Piso kada litro ng diesel ang maaaring madiskwento ng mga jeepney driver sa sandaling matuloy ang discount card program ng Shell at Petron. Habang hindi pa ito na ipapatupad, makikiusap daw ang Pilipinas sa Organization of Petroleum Exporting Countries sa International Energy Forum. Nadagdagan ang produksyon ng petrolyo sa gitna ng lumalakas na ekonomiya ng ibang bansa. Kapag yung demand mo tumataas, para ma-maintain mo yung presyo, kailangan yung supply sumasabay. So, hinihiling po lahat no, ng mga bansa ko na natatamaan na, no, na sana ang OPEC magtaas naman sila ng produksyon. No. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Horas. Chica Minute! Hello mga kapuso, kamusta ang inyong weekend? I'm sure mag-enjoy kayo sa mga chikang baon ko today. Pambansang Kamao Manny Pacquiao nakipagrakrakan sa isang music event. Nakipagtagisan pa sa pagrarap kay Elmo Magalona. At Machete star Aljora Brenica matutunghayan live sa mismong set ng bagong primetime show. Abangan yan at iba pa mga chika, maya-maya lang. Eksklusibo, bus naglayap sa Skyway. Daloy ng trapiko, nagkabuhol-buhol. Eksklusibo pa rin, mga magnanakaw naghukay para mapasok at makatakas sa Niloobang Sanglaan sa Makati. Bagong silang na sanggol na maliit ang daluyan ng dugo mula sa puso, inoperahan. Una-unahang Pilipina na nagwagi bilang supermodel of the world, ano kaya ang plano sa napananunang kontrata na katumbas na mahigit 11 milyong piso? Malalaman natin sa pagpapatuloy ng 24 Horas na may live na kuha ng GMA Traffic System sa EDSA, Kanto ng Ortigas, yung mga pulang ilaw, yung pataas dun sa flyover papuntang Pasig, yung nasa ilalim naman sa baba papunta Makati, yung mga pulang ilaw, mga sasakyan patungong Cubao,